disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin na mga eschatological theory ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga Western Bible scholars. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Isa pong malaking advantage kung napanood nyo na po ang mga chapters ng Katapusan ng Mundo series sa channel na ito. Mas maintindihan mo ang content na ito kung napanood mo na po yung mga series na ito. Nasa baba po yung link ng lahat ng series kung hindi mo pa ito napapanood, para hindi po kayo makonfuse sa mga sasabihin ng videong ito. Kung gusto mong malaman ang tamang panahon kung kailan magaganap ang Second Coming of Christ, mag-focus tayo sa sinasabing mismo ng Biblia tungkol sa bansang Israel. Ang Biblia po ay napakaliwanag dito at ito ay napag-aralan natin sa part 1 nung panahon pa ni Propeta Daniel. Ayon sa Daniel chapter 9, pinadala ng Diyos si Anghel Gabriel kay Propeta Daniel at binanggit dito ang eksaktong taon kung kailan ang paghahari ni Kristo Jesus dito sa mundo. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 25 to 27, binigyan ng Diyos ang bansang Israel na 490 years mula sa ipag-utos na itayo ang Jerusalem hanggang sa panahon ng paghahari ni Kristo Jesus. Ayon sa petsa, ito ay mula 445 BC hanggang 39 AD sana. Ayon kasi sa propesiya na sinasabi ni Anghel Gabriel, mula doon ipag-utos ng pagtayo ng Jerusalem hanggang maitayo ang mismong muog ng Jerusalem, ito ay 49 years. Tapos mula nang itayo ang Jerusalem hanggang sa kamatayan ni Kristo Jesus, ito ay aabot ng 434 years. Si Kristo ay napako sa krus noong 32 AD. Kaya 49 years plus 434 years is equal to 483 years. Noong ika-483 years, dito yung countdown na tumama ang pagkapako ni Kristo. Kaya dapat sana mula nang ipako si Kristo sa krus noong 32 AD hanggang 39 AD, maghahari na sana si Kristo noon pa man. 483 years plus 7 years is equal to 490 years. Eksakto, tapos na sana noong 39 AD. 39 AD sana, naghahari na si Kristo dito sa lupa. At sa paghahari niya, doon sana mangyayari na ang paraan din para maligtas, hindi lang ang mga Hudyo, kundi tayong mga Hentil. Ibig sabihin, 39 AD pa lang, sana naghahari na si Kristo dito sa mundo. Ang tanong, bakit hanggang ngayon ay hindi pa naghahari si Kristo physically dito sa ating planeta? Almost 1,900 years ago na, so ano ang nangyari? Anong nangyari sa natitirang 7 years? Well, ayon sa napag-aralan natin sa part 1, nahinto ang orasan ng mga Hudyo dahil bumaling ang Diyos sa mga Hentil. Nahinto ang orasan mula nung pinako nila si Kristo noong 33 AD. Noong ika-483 years, dito nireject ng mga Hudyo ang kanilang Mesaya, na naging dahilan kung bakit nahinto ang orasan para sa mga Hudyo, na naging dahilan kung bakit may natitira pang 7 years na unfinished business ang Diyos sa mga Hudyo. Ayon sa pag-aaral natin sa series ng Katapusan ng Mundo, lalo na sa Part 2 at Part 9A, nabanggit natin dito na iba ang panahon ng Diyos sa Israel at iba ang panahon ng Diyos sa kanyang iglesia. Meron tayong ginamit na sketch na ito ay sketch na tinatawag na dispensation theory. At napag-aaral naman natin sa Part 3, Part 8D at Part 8E na kung gaano kabiblikal ang dispensation theory. Again, bakit ba nahinto ang orasan para sa mga Hudyo? Dahil bumaling muna ang Diyos sa mga Hentil. Ang tanong, gaano ba kabiblikal ito? Well, nung panahon ng nangangaral si Pablo sa mga Hudyo, ito ang kanyang sinabi. Mga Gawa chapter 13 verse 46 to 48, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, kinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga Hentil na lamang kami mangangaral. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon, ilalagay kitang liwanag sa mga Hentil upang maipangaral mo ang kaligtasang hanggang dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga Hentil ang salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang lahat ng mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. So naintindihan po ba natin ang istorya, mga kapatid?
Napakalinaw ng Biblia na dahil ni-reject ng mga Hudyo ang Mesaya, bumaling ang Diyos sa mga Hentil, sa ating mga Hentil. At ito na marahil ang dahilan kung bakit nahinto ang orasan o countdown para maghari na sana si Kristo approximately noong 39 AD. Yun ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang nag-iisang apostol ng mga Hentil na si Apostol Pablo, na imbis na sa mga Hudyo muna ang kaligtasan, sinimulan na niya muna sa mga Hentil ang kaligtasan. Correction lang po, ang kaligtasang ito ay para sa lahat ng tao sa daigdig. Kaya nga kahit Hudyo ay pwede rin maligtas kung mananampalataya siya sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya dito na ay palaganap ni Apostol Pablo ang Gospel of God's Grace. Yun nga lang, nahinto muna ang oras para maghari si Kristo sa Jerusalem o sa Israel. Kaya mula 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon, nasa timetable pa rin tayo ng tinatawag na Church Age. At ang katapusan ng Church Age ay yung tinatawag na Rapture ayon sa pag-aaral natin. At ayon din sa pag-aaral natin, pagkatapos ng 7 years of tribulation, dito pa lang maghahari si Kristo literally sa bansang Israel at sa buong mundo. Kaya nga mula 33 AD hanggang ngayong 2023 AD, sa mga oras na ito, 1,900 years na mula nung bumaling ang Diyos sa mga Hentil na kagaya natin. Ang tanong, tapos na ba ang Diyos sa Israel? Ang sagot, syempre, ay hindi pa, dahil nakasuspend pa yung natitirang oras sa Israel, which is yung 7 years. At ayon sa Revelation, ang natitirang 7 years ay pinapakilalang 7 years of tribulation. Ang tanong, may nabanggit ba na kung gaano katagal muling babaling ang Diyos sa bansang Israel? Meaning, may specific na panahon ba kung gaano katagal ang church age na ito bago mag-rapture? O may sinabi ba sa Bible kung kailan ba talaga magra-rapture? Well, ayon sa sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24 verse 36, ngunit walang nakakaalam ng oras at araw ng pagsapit niyon, kahit mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Well, ang verse na ito ay tumutukoy sa rapture, hindi second coming. Kasi ang second coming ay madaling hulaan kapag alam mo kung kailan nagsimula ang rapture. Kung alam mo ang petsa kung kailan nag-rapture, magbilang ka lang ng eksaktong 7 years sa iyong kalendaryo, alam mo na ang kanyang pagdating. Pero ang rapture ay walang nakakaalam po talaga. Ito ay imminent, hindi inaasahan. Kaya ang tinuturo diyan ay walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin diyan, yung eksaktong petsa, oras ang konteksto po diyan. Kaya ang katuroan na ito ay palasak na at alam na natin ang tungkol dito. Na walang sinasabi na specific time or date kung kailan. Yan po ay mahigpit na tinuturo ng Biblia. Ngayon kaibigan, maaari malaglag ang iyong panga o maaari mong ikagulat na may sinasabi ang Biblia na clue kung anong generation, anong centenario, anong dekada o maaaring taon mangyari ang rapture o second coming of Christ. Well, maraming mga Bible scholars ng end times ang naniniwala dito at ang pundasyon ng kanilang verse ay mababasa natin sa Pahayag chapter 3 verse 3. Mabuti siguro basahin natin. Kung hindi ka gigising, paririyan ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ang verse na ito ay specific verse sa church age. Sa panahon natin ngayon, ang kausap ni Kristo diyan ang kanyang church sa church age. Gaya ng napag-aralan natin sa part 2, ang Revelation chapter 2 to 3 ay propesiya sa panahon ng buhay ng kanyang iglesia, panahon ng church. Kaya tayo ang kausap ni Kristo dito ngayong church age. Tayong mga nasa dulo na ng church age. Ang sabi sa verse na yan, kung hindi ka gigising, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ibig sabihin, kung tulog ka, hindi mo malalaman ang oras ng kanyang pagdating. Ngayon, kung i-reverse natin ito sa exact opposite na sentence na sinasabi sa verse na ito, na kung gigising ka naman, malalaman mo ang oras ng aking pagdating. Naiintindihan po ba natin mga kababayan? Ulitin natin na, ang sabi sa verse na yan, kung hindi ka gigising, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating.
Ibig sabihin, kung hindi ka gising, hindi mo malalaman ang oras ng kanyang pagdating. Ngayon, kung i-reverse natin ito sa exact opposite na sentence na sinasabi sa verse na ito, na kung gigising ka naman, malalaman mo ang oras ng aking pagdating. Tama po ba tayo, mga kapatid? Kung mananatili tayong gising, malalaman din natin ang tamang oras ng kanyang pagdating. So pwede mong malaman ang oras ng kanyang pagdating kung ikaw ay gising. Yan ang eksaktong logic sa sinasabi sa verse na yan. All you have to do is baliktarin mo lang yung sentence sa exact opposite to get the idea na malalaman mo rin pala ang kanyang pagdating. Ngayon ang tanong, paano ba magising? Anong gising ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus diyan para malaman natin ang oras ng kanyang pagdating? Well, maraming mga perverted gospel na out of context ang interpretasyon nila dito. Sabi nila, yung manatiling gising daw ay yung maging banal sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang effort o performance bilang Kristiyano para maligtas. Yung umiwas daw sa kasalanan para maligtas. Kaya yung mga hindi daw nag-churches o hindi nagsisimba ay maiiwan daw sa rapture. Well, out of context nga sila kasi nga walang kinalaman ang pagising sa verse na ito na umuugnay sa Christian living. Wala pong connect ang Christian performance o works mo para maging handa ka sa pagdating ng Panginoon. Hindi ka dapat kumuha ng idea sa labas ng verse na ito. Hindi yung sabi ng ibang pastor, kundi sabi sa verse din na yan ang sagot kung anong ibig sabihin ng manatili kang gising. Ganyan po ang tama at matalinong pag-interpret ng verse. You should interpret the verse according to its context, hindi yung sabi lang ng pastor. All you have to do to get the right interpretation dito ay nasa verse din na yan. Ang pagising dito ay yung pagkakaalam kung anong oras ang kanyang pagdating. Sa madaling salita, ang pagiging gising ay literal mong inaalam kung kailan talaga siya darating. At ang basehan mo rin dito ay hanapin mo sa Bible kung saan yung exact time ng pagdating niya. Ngayon ang tanong, saan ba sa Bible malalaman natin ang oras ng pagdating niya? Kasi ang sabi, yung gising daw ay malalaman kung kailan. Maaring hindi oras o petsa o araw pero baka taon o dekada pwede nating malaman. Well, itry nating alamin sa pamamagitan din ng Bible kung saan sa Bible sinasabi yung panahon na pwedeng mag-rapture na o pwedeng pumasok na tayo sa 7 years of tribulation. Maaring tumaas ang kilay mo, kaibigan, na nakasulat na rin sa Biblia na it takes 2,000 years bago bumaling muli ang Diyos sa Israel para i-restore ang bansang ito na naligaw sa loob ng 2,000 years. Ito ay base sa mga Bible scholars ng end times. So ano ang kanilang biblical na view dito? Kung babasahin natin ang Hosea chapter 6 verse 2, "After 2 days will he revive us, in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight." So ang buong chapter 2 ng Hosea by context ay tumutukoy sa restoration ng Israel. Kaya ang context talaga dito is about the restoration ng Israel sa mga huling araw. Maraming Bible scholars naniniwala na ang 2 days na binabanggit dito para ma-restore ang bansang Israel ay hindi 24 hour kundi 2,000 years. Kung titingnan mo sa salitang Hebreo, ang salitang days diyan sa original Hebrew ay yom, means day, age, o chronicles. So ito ay pwedeng day, o yung sunset to sunrise, o pwede rin yung age o kapanahunan, pwede rin yung chronicles o journey, o sa Tagalog, lakbayin, o pwedeng travel. Ayon sa sentence, tila imposible na ma-restore ang isang bansa o grupo ng mga tao sa loob ng 2 araw o 24 hours lamang. Ito po ay malayo sa katotohanan. Kaya ang days or yom sa Hebreo ay tumutukoy sa panahon o age or paglalakbay ang tinutukoy diyan. Kung hindi ito 24-hour day, ito ay age o panahon. Tama, kasi ang restoration ng isang bansa o grupo ng mga tao, it takes season or panahon bago sila magbago. Ang pag-move on ay nasa panahon ang paggaling. Time will heal, time will judge. Dahil yom ang ginamit diyan means free sa ibang orasan, which is ito yung panahon or age. Kaya season or age ang tinutukoy diyan.
Ngayon, meron din bang binanggit ang Biblia na ibang orasan ng tao sa orasan ng Diyos? Sa tao, isang araw is equivalent of 24 hours. Pero sa Diyos ba? Gaano ba talaga katagal ang isang araw sa Kanya? Ang Biblia ay malinaw dito kung babasahin natin ang 2 Pedro chapter 3 verse 8. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Baliwanag diyan na isang doktrina sa Biblia na sa Diyos pala ay isang araw, sa Kanya ay 1,000 taon. Kaya yung sinasabi sa Hosea na 2 days bago ma-restore ang Israel ay hindi 24 hours o oras ng tao, kundi panahon o age o eksaktong 1,000 taon, which is oras ng Diyos, timetable ng Diyos. Dapat kasi natin maintindihan na ang plano ng Diyos ay ayon sa perspective niya, hindi sa perspective nating mga tao. Perspective ng tao, ito ay 24-hour day or 2 days talaga. Pero sa perspective ng Diyos, it takes 1,000 years, sa Kanya ang 1 day. Kaya oras ng Diyos at hindi oras ng tao ang basihan ng Kanyang proseso. Ngayon, nireject ng mga Hudyo ang Misaya noong 33 AD. Kung 33 AD nagsimulang mahinto ang orasan ng mga Hudyo para iligtas tayo mga hentil, at ang church age ay matatapos 2,000 years o 2 days sa orasan ng Diyos ayon kay Propeta Hosea, do the math, 33 AD plus 2,000 years is equal to 2033 AD. Meaning, hindi kaya sa 2033 darating si Kristo at itatatag niya ang kaharian ng Diyos? Teka, ang dulo ng 7 years of tribulation ay second coming. Kung ima-minus mo ang 7 years sa 2033 AD, it is equal to 2026. Ngayon, hindi kaya sa 2026 na ang rapture, ang simula ng 7 years of tribulation o paglitaw ng Antikristo? Well, I don't know. Ito ay theory lamang ng mga Bible scholars ngayon. Pero makes sense din ang theory nila. Kaya kung i-google mo ang when Jesus died on the cross, pinapakita rito na either 33 AD or 30 AD ang petsa. Ito po ang sinasabi ng Google. Scholars have provided estimates in the range 30 to 33 AD, with Rainer Ressner stating that the 14th of Nisan or 7th of April of the year 30 AD is apparently in the opinion of the majority of contemporary scholars as well. Far and away, the most likely date of the crucifixion of Jesus. Malina sa Wikipedia na estimated daw ay from 30 AD to 33 AD na pako na matay at nabuhay si Kristo. Kung 30 AD na hintong orasan ng Diyos sa mga Hudyo at it takes 2,000 years bago bumaling muli ang Diyos sa mga Hudyo ayon kay Propeta Hosea, 30 AD plus 2,000 years is equal to 2030. So, posibleng 2030 ang second coming of Christ? At kung ima-minus mo dito ang 7 years of tribulation, 2030 minus 7 is equal to 2023. Kung 2023 ito, hindi kaya ngayon 2023 o maaring 2024 ang rapture? Well, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako dogmatic sa mga bagay na ito. Ang mahalaga, totoo yung sinasabi ni Kristo sa Revelation chapter 3 verse 3 na pwede nating malaman ang panahon ng Kanyang pagdating. Mukhang sa generation na natin mangyayari ang ating pinag-aaralan at mukhang hindi na tayo aabot ng kamatayan anytime, pwede na mag-rapture. Kaya ang warning ng Diyos sa iyo, kaibigan, kung hindi ka pa siguradong ligtas, aba, panahon na para alamin mo kung paano maligtas bago maging huli ang lahat.